May laman siya, oh. Oh. Walang to. Ginawa ko lang siyang bako dati. Ano, nagkalaman. May pangmerienda tayo. Yes, mga kaulap. Kumusta kayo, mga kaulap? So, andito tayo ngayon sa ating likutang bahay. So, dito yung area na ating paggagawa ng maliit na kubo. So, andito yung mga kawayan natin na hinakot natin nung isang araw. So, ngayong araw ay maglilipat na tayo ng mga tanim. So, ito yung mga tanim na nandito. So, kailangan ko siyang ilipat doon sa dulo doon. Kasi sayang din itong mga tanim na to kasi mayroon ditong talong. Mga sili. To sili to. Sa nandito yung pa namin. Pandan. Oh, medyo malaki na yung pa namin, yung pandan namin eh. So, kung sayang naman to, so, ililipat ko sa banda doon sa kabila. Sa itong area na to, dito tayo magtatayo ng kubo. So, samahan nyo akong maglinis ngayon. Ngayong araw, linisan natin yung tatayo natin ng kubo. So, may mga bunga pa yung mga talong na iba dito. Tatanggalin natin. Ililipat natin sa dulo. Tanggalin na rin natin itong bakod na ito. Kaya medyo matatagalan yung ating paggawa ng kubo. Kasi hindi naman tayo magpo-focus talaga dito. Nagpo-focus tayo sa ating negosyo. Huwag pong may extra time lang tayo. Lago tayo ng kubo. So, bunot, subukan natin ibunotin itong puno ng balihoy na to. Ito ginawa ko lang parang bakod. So, hinihila ko parang antigas eh. Tingnan natin baka may laman. Yan. Ala. May laman. Kaya lang maliit. May laman siya, oh. Oh. Walang to. Ginawa ko lang siyang bako dati. Ano, nagkalaman. May pangmerienda tayo. Lagain natin. Lalagain natin yung kanan, balihoy na yan. Papa, may carrot. Oo. Pa, may carrot naman. Oo, kumakain ka ba niyang balihoy, nak? No. Oo, hindi kumakain ng balihoy yung mga anak ko ngayon. Papa, pwede ako video din sa iyo pag-anon.
So itong sili na to. Pa. O ililipat din natin siya. O natin to, hukayin natin ng malalim para hindi matanggal yung lupa. Ito, may isang puno pa rin ng balingoy dito eh. Ito, matatamaan ito ng ating kubo. Tinan natin. Pa, saan ikaw? Dito. Pupunutin natin itong kwan. Isang puno pa ng balingoy na ito. Tingnan natin kung may laman. Ma. Matigas ah. Matigas to ah. Mukhang may laman din ata to. Matigas bulutin. O baka may laman din. Tanggalin natin to. Maliliit. Maliliit pa. Pero pwede nang lagain. Tanggal mo ng lahat. Oo, tatanggalin na natin to. Kasi magtatayo tayo ng kubo. So, may hawak tayong pala. So, kailangan natin mahukay ng malalim yung ililipat natin sili. Yung sili natin, no? Ililipat natin. Sayang naman to, eh. Mga talim ko. Kailangan natin mahukay yung ugat niya na may kasamang lupa para pag nilipat natin hindi siya mamatay. Dapat hukayin natin ng malalim. Dito natin lilipat yung mga halaman na natamaan ng ating kanay, tubo. Ano na, ilipat na natin yung sili. Yung sili na galing sa kabila. Sana mabuhay. Sana mabuhay ulit siya. Saka didiligan natin. So, sunod natin ilipat itong pandan. Medyo malaki na yung pandan na ito eh. Oh. So natin ililipat sa kabila.
medyo malaki na. Bubunutin na lang natin. Madali na mabuhay ito eh. Nung tinanim ito, saglit lang ito eh. Sa, ang bilis naman yun. Oh, sinilipat natin ito sa kabila. Mabilis ang tumubuko. Kwanto? Inilalagay namin ito sa sinaing na bigas para mas babango yung sinaing. Sarap kumain pang may ganito, pang may pandan. Laki na pala nito. Dito natin ililipat. Madali namang tumubo yan, pandan. Kahit mamaya na natin ibaon, hindi agad na mamatay yan. Yan, tiyan ka muna. Mamaya kita ibabaon. Oh, hanggang saan ba yung ating kailangang tanggalin? So may isang puno pa lang nandito. May mga kan tayo, yung mga dating tanim nating okra oh. Yung buto nito kukunin natin, tapos itatanim ulit natin yung mga buto. Kasi wala na tayong okra dito eh. Wala na, last na to. Yung buto nito, itatanim natin para may gulay tayo sa sunod. So habang tayo ay nagtatanggal ng mga halaman, isabay na rin yung sabay na rin natin yung pagpatag ng lupa ito sa pagtatayuan natin. So may kwan pa dito. May ililipat pa tayong puno ng kalamansi. Maliit o. Oh. Ito. Ito puno ng kalamansi. O. Oh, ililipat din natin siya. Kasi sayang to. O. Oh, mali mo sa sunod na henerasyon. Mapakinabangan natin itong kalamansi na ito. Ito. Ito siya. Ililipat din natin. Oh. Ito, puno ng kalamansi. So, ililipat natin. Madali, hindi masiguro abot ang 10 years. Pagbubunga to. So, ilipat natin sa kabila. Patagin na rin natin yung area. Ating pagtatayuan. Ano?
pagpatag natin ng lupa. May nakukay tayong luya. O ito pala yung mga itinalim kong luya dati. So namatay yung mga puno niya. Pero yung laman, okay pa oh. Mapakinabangan natin to. Yung laman kaya ito. Maliit ba yung laman? Isama na natin sa mimerindahin natin mamaya. Yan ka muna. Ano? Chiri! Boom, 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 boom! Ayun, may laman o. Boom! Ah! Ah, may puno pa dito ng talong o. So, madadamay dito sa ating gagawin kubo. Lipat na rin natin doon. Pabila. So, hanggang saan ang ating gagawin? Na kubo. Mula dito. Malaking kubo na to. Ito talaga, medyo malaki. Ate. Ito talaga, may laki oh. Oh. Ang dami na palang laman ng ating mga balinghoy dito. Fruits yan. Fruits! Crap! Okay. Itong sili, ilipat na rin natin doon sa dulo. Abot to. Abot ng ating renovation to. Oh. Ilipat na natin. So mula doon, hanggang dito yung gagawin nating kubo. So ilipat pa natin yung mga ibang talim. O na. O mula dito. Dito. Hanggang doon. Dito tayo magtatay ng kubo. Bahay kubo, kahit munti, ang alaman doon ay sari-sari. O, di ba? May bahay kubo ka na, may halaman gamang sari-sari. Di ba? Ang alaman doon ay sari-sari. Ayan, ito na. So, ito na yung area na pagtatayuan natin ng kubo. So, natanggalan natin yung mga halaman. So, nailipat na natin yung halaman. So, siguro sa sunod na araw, mag-i-start na tayong gumawa ng kubo. Pakunti-kunti. Kasi hindi naman tayo maging full time na maggagawa ng kubo. So busy tayo. So pasundot-sundot lang yung paggawa ng ating kubo. Tingnan natin kung hanggang kailan natin matatapos. So hanggang dito na lang muna.